natatanging biodiversity dahil sa panahon ito, at lupain mula sa nilikha ng mga ilog, pagsabog ng bulkan at isa pang natural na pangyayari. Mula sa hilaga sa Luzon hanggang timog sa Mindanao, ipinagmamalaki ng bansa ang ilan sa mga pinakamagagandang tanawin, hindi lamang sa mga natitirang tubig na reserba, kundi pati na rin ang magagandang ilog nito. Ang kayaking at boating sa pinakamahaba at pinakamalawak na ilog ng Pilipinas ay isa sa panghabang buhay na karanasan sa bawat nagmamahal sa kalikasan. Bago natin ituloy ang ating talakayan, at kung bago ka lang din sa aking YouTube channel, paki-like and subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod kong videos. Narito ang 10 mga mahabang ilog sa Pilipinas. Una, Cagayan River. Ang Cagayan River, na kilala rin bilang Rio Grande de Cagayan, ay ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas at ang pinakamalaking ilog sa pamamagitan ng paglabas ng lakas ng tubig na sinusundan ng Rio Grande de Mindanao. Mayroon itong kabuuang haba na humigit kumulang sa 350 kilometro at isang catch basin na sumasaklaw sa 27,753 square. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Cagayan Valley sa hilagang silangan na bahagi ng Luzon Island at sinasakop ang mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at Cagayan. Ang mga headwaters ng ilog ay nasa Caraballo Mountains ng Central Luzon, sa taas ng humigit kumulang na 1,524 metro. Ang ilog ay dumadaloy sa hilaga ng mga 350 kilometro sa bunganga nito sa Baboyan Channel, malapit sa bayan ng Apari, Cagayan. Ang ilog ay mabilis na bumaba hanggang sa 91 metro sa itaas ng antas ng dagat, mga 227 kilometro mula sa bunganga ng ilog. Ang pangunahing namamahagi nito ay ang Pinakanawan, Chico, Sifu, Malig, Magat at Ilagan Rivers. Ang ilog ay dumadaloy sa apat na lalawigan, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at Cagayan. Ang mga probinsya na ito ay may tinatayang populasyon ng 2 milyong tao. Karamihan ay mga magsasaka at mga katutubo. Pangalawa, Agusan River. Ang Agusan River ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng isla ng Mindanao na pinapaikot ang karamihan sa Caraga Region at ilang bahagi ng lalawigan ng Compostela Valley. Ito ang pangatlong pinakamalawak na palanggana ng ilog, na may kabuuang lugar ng kanal na 11,934 square kilometers at tinatayang haba ng 350 kilometers mula sa Pinagmulan. Ginagawa itong ang pangalawang pinakamahabang ilog sa Pilipinas pagkatapos ng Cagayan River. Ang isa sa mga kilalang tampok sa basin ng Agusan River ay ang pagkakaroon ng Agusan Marsh na sumasakop sa isang kabuuang lugar na 19,197 hektarya. Nagsisilbing catch basin para mapanatili ang baha sa Agusan River. Pinutol ang mataas na pag-agos ng tubig na nagdulot ng mga pagbaha ng flash sa mas mababang lugar. Maliban dito, ang pantalan ay natatangi at malinis na tirahan at tahanan ng mga endangered at endemic flora at fauna. Pangatlo, Rio Grande de Mindanao. Ang Rio Grande de Mindanao, na kilala rin bilang Mindanao River, ang pangatlong pinakamahaba at pangalawang pinakamalaking sistema ng ilog sa Pilipinas, na matatagpuan sa timog na isla ng Mindanao. Mayroon itong isang lugar ng kanal na 23,169 km square na may kabuuang haba
ng higit-kumulang na 320 kilometer. Ang Rio Grande de Mindanao ay isang mahalagang arterya ng transportasyon sa isla na pangunahing ginagamit sa pagdadala ng mga produktong pang-agrikultura at dati ay troso. Ang mga headwaters nito ay nasa mga bundok ng Impasugong Bukidnon, timog ng Inuog City sa Misamis Oriental, kung saan tinawag itong Ilog Pulanggi. Umaagos mula sa mga bundok, bumubuo ito sa gitna ng isang malawak, mayabong nakapatagan sa timog gitnang bahagi ng isla. Bago ang bunganga nito sa Iliana Bay, nahati ito sa dalawang mga kahanay na seksyon, ang Cotabato at Tamantaka, na pinaghiwalay ng isang burol na 180 metro. Kabilang sa mga sentro ng populasyon sa ilog, ang Cotabato City, Datopiang at Midsayap. Pang-apat, Pulanggi River. Ang Pulanggi River ay ang pinakamahabang ilog sa Bukidnon. Ito ay isa sa mga pangunahing tributaries ng Rio Grande de Mindanao, isang malawak na sistema ng ilog sa Mindanao. Ito ay may haba na 320 kilometer at dumadaan sa karamihan ng mga lungsod at munisipyo ng Bukidnon, mula sa pinagmulan nito sa Barangay Calabugao, Impasugong Bukidnon. Ang Pulanggi River ay may isang reservoir na uri ng power plant, ang Pulanggi 4 Hydroelectric Plant at Watershed. Ang Pulanggi 4 Hydroelectric Plant ay may kapasidad na 255 megawatts at nagbibigay ng 25% ng mga pangangailangan sa Mindanao. Ang reservoir at dam ang pangunahing mapagkukunan ng tubig para sa lalawigan ng Bukidnon, kapwa para sa pag-inom ng tubig at para sa patubig sa pamamagitan ng National Irrigation Administration o NIA. Ang Pulanggi 4 Hydroelectric Plant Watershed, na kilala rin bilang Upper Pulanggi Watershed, ay ang pangalawang pinakamalaking tubig sa Pilipinas na sumasakop sa isang lugar na humigit kumulang 1.8 milyong hektarya. Mayroon itong 10 basin at sumasakop sa mga lungsod at munisipalidad ng Impasugong, Cabanglasan, San Fernando, Lantapan, Maramag, Quezon, Valencia City at Malaybalay City. Panglima, Pampanga River. Ang Pampanga River ay ang pangalawang pinakamalaking ilog sa isla ng Luzon sa Pilipinas at ang pang-apat na pinakamahabang ilog ng bansa. Ito ay sa rehiyon ng gitnang Luzon at tinatahak ang mga lalawigan ng Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija. Ang mga headwaters nito ay nasa Sierra Madre, dumadaloy sa timog at southwesterly course para sa mga 260 kilometro hanggang sa bumaba ito sa Manila Bay. Sa mas mataas na bahagi ng catch basin, matatagpuan ang Pantabaganda sa Nueva Ecija. Ito ay pinagkukunan ng patubig sa mga bukid sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa ibabang bahagi ng catch basin, kung saan matatagpuan ang Pampanga Delta, ang sistema ng ilog Pampanga ay nahahati sa mga maliliit na sanga na pinuno ng mga fish pan upang makabuo ng isang network ng sluggish, tidal flats at kanal. Nakalaunan ay makahanap ng kanilang daan patungong Manila Bay. Pang-anim, Agno River. Ang Agno River o Pangasinan River ay isang ilog sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Nagmula ito sa bundok ng Cordillera at dumadaloy sa dagat ng South China Sea sa pamamagitan ng Ligayen Gulf. Ang ilog ay 206 km ang haba. Mahigit na 2 milyong katao ang nakatira sa Agno River Valley at ito ay binubuo ng isa sa mas malaking kumpul ng populasyon ng Pilipinas. Ang ilog ay pinapagana ang tatlong hydroelectric power, ang Amboklaw Dam sa Bauko, ang Binga Dam sa Itogon,
at ang San Roque Dam sa San Manuel. Ang Agno ay ang pinakamalaking ilog ng Pilipinas sa mga tuntunin ng paglabas ng tubig na dumadaloy sa paligid ng 6.6 cubico kilometro ng tubig tabang sa gulpo ng Lenggayen, o halos 70% ng kabuuang pag-input ng tubig tabang sa gulpo. Pangpito, Abra River. Ang Abra River ay ang pang-anim na pinakamalaking river system sa Pilipinas sa mga tuntunin ng laki ng tubig at pangpito sa pinakamahaba. Ito ay may tinatayang lugar ng kanal na 5,125 square kilometers at isang haba ng 178 kilometro mula sa pinagmulan nito sa paligid ng Mount Lata sa lalawigan ng Dinte. Nagmula ang ilog sa timog na seksyon ng Mount Data, bumaba ito sa kanlurang patungong Cervantes Ilocosur at dumadaloy sa lalawigan ng Abra, sa isang puntong malapit sa munisipalidad ng Dolores. Sinamahan ito ng ilog tinig na nagmula sa mga kabundukan ng Abra. Pangwalo, Abulog River. Ang Abulog River ay ang ikasyam na pinakamalaking river system sa Pilipinas sa mga tuntunin ng laki ng tubig at walong pinakamahabang ilog. Mayroon itong tinatayang lugar ng kanal na 3,372 square kilometers at isang haba ng 175 kilometro mula sa pinagmulan nito sa mga bundok ng Apayao sa rehiyong administratibo ng Cordillera. Higit sa 90% ng lugar ng kanal ng ilog ay matatagpuan sa lalawigan ng Apayao, habang ang natitira, kabilang ang bukana ng ilog, ay nasa lalawigan ng Cagayan. Pangsiyam, Chico River. Ang Chico River ay isang sistema ng ilog sa isla ng Luzon na sumasaklaw sa mga rehiyon ng Cordillera at Cagayan Valley. Ito ang pinakamalaking tributary ng ilog Cagayan. Ang Chico River, ang pinakamalawak na ilog sa rehiyon ng Cordillera, sumasaklaw ito sa mga lalawigan ng Mountain Province, Kalinga at Cagayan. Tinutukoy ito bilang isang ilog ng buhay para sa mga taga-Kalinga na nakatira sa mga riverbanks at kilalang kilala sa mga manggagawa sa pag-unlad dahil sa Chico River Dam Project, isang proyektong pangkuryente na nilaban ng mga residente sa loob ng 3 dekada. Ikasampu, Davao River. Ang Davao River ay ang 3rd pinakamalaking tangke ng ilog sa isla ng Mindanao at ang 10th sa pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Nag-drain ito ng isang lugar na higit sa 1,700 km² na may haba ng ilog na 160 km. Ang ilog ng Davao ay dumadaloy sa rehiyon ng Davao, particular sa lalawigan ng Bukidnon. Ang mga sukat sa paglabas ng ilog na kinukuha mula 1984 hanggang 1990 ay nagpapahiwatig ng isang average na daloy ng ilog na humigit kumulang 78 cubico metro bawat segundo para sa panahon. Ang Davao River rin ang pangunahing mapagkukunan ng inuming tubig sa Davao City. Hanggang dito na lang po ang ating talakayan. Hanggang sa susunod na video, salamat!